So ngayon guys, hindi na kami gumagamit ng kuryente galing sa Ormeco kasi ngayon lahat ng ginagamit namin sa aming appliances ay pure solar powered na. So yan yung ating buong setup. Ayan. So meron tayo ditong inverter, electric fan, tapos meron akong ilaw dito sa taas. Ayan. And then dito sa ating inverter ulit para mabuhay natin yung mga ilaw dito sa loob. Ayan. And then meron pa tayo ditong TV. So yan, lahat yan is solar powered. Habang dumadami ang pera ni Santa, dumadami din ang gusto pumatay sa kanya. So and guys, welcome back na naman to my channel. Ngayon guys, hindi ako na gano'n nakapag-upload kasi nga medyo busy since I am graduating student kaya talagang maraming gawain sa school. So for today's video naman is papakita ko sa inyo yung aming setup na 100 watts solar panel with 50 ampere hour na battery. Tapos meron kaming pure sine wave inverter. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano siya ikabit, kung paano mag-combine ng dalawang battery, kung series ba o parallel. At sasabihin ko rin kung magkano nga ba yung nagastos dito sa buong setup na ito. So dito nga sa setup naman ito, meron kaming 100 watts solar panel na nasa bubong na. Tapos meron akong 10 AWG or 10 gauge na wire, ayan, dalawa, black and red wire. Tapos merong 10 ampere na circuit breaker, dalawa sila. Tapos 10 ampere din na PWM solar charge controller. And then meron din ako ang MPPT solar charge control pero hindi ko pa siya gagawin ngayon ng review kasi nga ito is kasalukuyan ko pang tinetest. Another mga connecting wires din na pinutol ko lang galing dito sa 10 AWG na wire. Tapos sa circuit breaker ulit. Tapos dito na sa ating 50 ampere hour na battery. Bali ito is dalawang 25 ampere hour na gel type battery. Pinagsama ko lang ito para kaya nagkaroon tayo ng 50 ampere hour. Tapos meron akong pure sine wave inverter na 1000 watts. And meron din isang modified sine wave na inverter. And by the way, sa last part nga pala ng video na to is magkakaroon na tayo ng raffle draw dun sa ating mga winners dun sa ating last video na soldering iron, which is yung 60 watts soldering iron. Kaya para malaman kung kayo na ba yung nanalo, just keep on watching. So dito sa akin solar setup, gumamit ako ng dalawang battery which is itong 12 volts 25 ampere hour. So sa pagkukombine ng dalawang battery, meron tayong dalawang connection na kalimitang ginagawa which are yung parallel connection tsaka yung series connection. So bago tayo mag-combine ng dalawang battery, dapat parehong pareho sila. Pareho yung kanilang capacity, yung kanilang voltage, yung kanilang manufacture at yung kanilang status. Kung bago yung isa, dapat bago din yung isa para hindi tayo magkaroon ng problema. So before natin sila i-combine, i-check muna natin yung kanilang voltage. Ayan, pareho silang 12.87 volts. So that means pwede natin silang ipag-combine. So first yung ating series connection, ang gagawin dito, ipag-connect lang natin yung dalawang polarity. So negative niya at yung isang positive. Kapag ganitong series connection yung ginawa natin, ang mangyayari nito, mag-a-add lang yung kanilang voltage. So 12 volts plus 12 volts is equivalent to 24 volts. Tapos yung kanila namang current or yung kanilang capacity is mananatiling 25 ampere hour pa din. So check natin yung kanilang voltage. So ayan, 25.6 volts. So tama lang siya sa 24 volts na battery. And by the way, sa ganito nga palang series connection, talagang tanda natin na hindi dapat magdikit yung kanilang dalawang dulo, itong positive at itong negative. Kasi pag nagdikit yan, is masisira yung battery nyo or worst pa is possible na sumabog yan. Pero dahil nga sa akin solar setup, ang kailangan ko lamang is 12 volts na battery at ang gusto kong mangyari is maging 50 ampere hour naman sila. Kaya in this case, hindi tayo pwedeng mag-series connection. At ang gagawin ko naman ngayon is parallel connection. So sa parallel connection, ang gagawin ko naman is pagdidikitin ko yung kanilang positive at pagdidikitin ko naman yung kanilang negative. So ayan, magkadikit na yung dalawang negative. And next naman is pagdidikitin ko naman itong dalawang positive. So make sure lang na kung gagayahin nyo to, dapat hindi kayo magkamali. Dapat talaga laging tama yan kasi possible talaga na baka masira yung inyong battery or baka naman sumabog pa yan in the worst. Try natin i-measure yung kanilang voltage. So dapat sila is pareho pa rin 12 volts.
or 12.87. So ayan, 12.8 volts. So ayan, same lang sila ang 12.8 volts kasi nga nakakonect naman sila into parallel, and same din naman yung voltage natin kanina. So in this case, ang voltage pa rin ng ating battery is 12 volts at ang kanyang capacity naman is nagdoble at naging 50 ampere hour. And next na natin gawin ngayon is i-connect natin sila sa ating circuit breaker at sa ating solar charge controller. So next is kailangan natin gumamit ng wire para i-connect ang ating battery papunta sa ating circuit breaker. So para i-connect ito dito sa ating battery, gagamit ako ngayon ng ring terminal lug katulad nito. So mas maganda malaki din yung wire na gagamitin natin, at yung ating terminal lug naman is kailangan natin gumamit ng crimper o kaya naman splice para mas ma-secure natin na talagang nakadikit na yung ating wire dito sa ating terminal lug, at para maiwasan natin yung loose connection, kasi pag nag-loose connection yan, possible na humina yung current na dumadaloy dito o kaya naman is possible na mag-overheat at masunog. So minsan ang ginagawa ko, hinihinangan ko rin siya, yun nga lang medyo matagal, kaya splice na lang muna yung gagamitin ko at ihigpit ako na lang ng ayos. So yan, make sure lang talaga na sobrang higpit nyan para secure na secure at hindi siya matagtag. And then meron din ako nilagay na heat shrink tube para mas maganda yung kanyang connection at para hindi nakalabas yung kanyang wire. And then dito naman tayo sa isa, sa negative. And next, i-connect naman siya dito sa ating circuit breaker. And dito naman sa circuit breaker, dapat talaga lahat ng wire or lahat ng metal dito is nakadikit dito sa ating circuit breaker, at huwag nating isama yung kanyang coating o yung kanyang insulator para ma-make sure natin na lahat ng current talaga is makakadaan sa wire at para hindi rin siya uminit at mag-cause ng sunog. So ayan, nakakabit na. And next, ilagay naman natin siya dito sa ating battery. And next, itong ating negative. And next naman natin is itong ating solar charge controller. So dito sa ating solar charge controller, hindi na natin kailangan ng terminal lug kasi nga mayroon naman siyang port dito sa baba. So make sure din lang na dapat talagang tama din yung ating polarity, yung kanyang positive at negative, para hindi masira itong ating setup. And next, ikabit naman natin dito sa ating circuit breaker. So dito pa rin yung ating positive. Magkatapat pa rin sila. And yung negative. And now, taas natin itong ating circuit breaker. So ayan, na-connected na itong ating solar charge controller. And next naman natin is yung ating solar panel. And ito naman yung ating solar panel na 100 watts. Tapos dito sa likod, meron siya maikling wire, tapos merong MC4 connector. That's why kailangan din natin bumili nitong wire, 10 AWG or 10 gauge. Tapos bumili na rin ako ng isang MC4 connector. Isang set na siya. Yan. For positive and negative. And yung itsura naman sa loob is ganito. Ayan, kapag bumili kayo nito, kayo na rin mismo yung magkakabit niyan. By the way, meron naman akong ibang video kung paano magkabit ng ganito sa aking mga setup. So, panoodin nyo na lang.
And ito naman kabila is ganun din. Ayan. And meron din siyang goma dyan para sa IP67 or para maging waterproof siya. Para kahit mabasa ng ulan is hindi pa rin siya papasukan ng tubig sa loob. And then connect natin sila sa ating solar panel. And make sure lang na yung dulo natin hanggat hindi natin siya nailagay sa ating circuit breaker is may tabon, kasi baka pag binilad natin sila sa araw is magdikit itong dalawa, possible na masira itong ating solar panel. Nga pala yung solar panel, ayan. Diyan ko muna siya binilad, saka ko na lang siya ilalagay sa taas kapag okay na yung setup ko. Ito na yung wire nitong ating solar panel, ayan. Diyan ko na siya pinadaan muna sa bintana. So ngayon, try na natin siyang ilagay dito sa ating solar charge controller. Pero bago yon, check natin yung kanyang voltage para makita natin kung gaano nga ba kalakas yung voltage na kaya niyang ibigay kapag katanghalian or tirik na tirik yung araw. Yung positive, ito naman yung negative. So yan, maximum niya ang 22.1 volts. So, syempre, para mas safe, gagamit ulit tayo ng isa pang circuit breaker, 10 ampere ulit, papunta sa ating solar charge controller, papuntang solar panel. So unahin ko muna ang solar panel papunta sa circuit breaker. And then ito namang negative. Ayan, mahigpit na rin. And isunod naman natin itong isa pang wire papunta dito sa ating solar charge controller. Next, dito naman sa ating circuit breaker. And next, itong negative. And ayan, ngayon naka-setup na sila. Try natin itong itaas. So ayan, nakalabas na ngayon yung logo or icon itong solar panel. Ayan, ibig sabihin nag-charge niya. Tingnan naman natin ngayon yung kanyang current. So ayan, 5.5 ampere yung napoproduce nitong ating solar panel. So medyo malakas na kasi nga talagang matingkad na yung sikat ng araw. And ngayon, magkakabit naman ako nitong aking pure sine wave na inverter. So para maikabit ko siya dito, ang gagawin ko is papatayin ko muna yung buong setup. So patayin ko tong solar panel. And patayin natin tong battery. Ayan. So para mas safe tayo. And lagi nating tatandaan na kailangan nating unahin laging patayin yung ating solar panel bago natin papatayin yung ating battery. So ito yung ating negative. So ayan, as you can see, meron na rin siyang ring terminal lug. Nilagyan ko na rin siya para mas madali siyang ilagay dito sa battery. Dati kasi ang gamit ito is alligator clips lang. Pero kapag alligator clip naman is medyo mahirap siyang ikabit dito kasi minsan mabilis siyang matagtag. Samantalang dito sa ring terminal lug is okay na okay yung kanyang pagkakadikit at talagang hindi naglulus yung kanyang connection. At ito naman yung positive. So ayan, nakakabit na and pwede natin buhayin itong ating buong setup. Unahin natin sa battery. So ayan, connected na yung ating battery. And next na mating buhayin yung ating solar panel. So ayan, okay na rin. Then try natin buhayin itong ating inverter. So ayan, 12.9 volts ang battery. Try natin maglagay ng isang appliances. So itong mini fan. So, ayan. At ngayon, ilalagay ko na itong aking setup dito sa aming dingding para mas marinis siyang tingnan at para okay na rin siyang gamitin.
And dito naman sa settings itong ating solar charge controller, meron tayong battery type, low voltage disconnect, at high voltage disconnect. Yung battery type naman, kahit anong battery type ilagay natin dito, kahit B1, B2, and B3, kasi nga wala naman siya nakalagay kung ano dapat yung battery na ilalagay natin. Hindi katulad ng ibang solar charge controller na kulay blue na pwede natin ilagay kung ano dapat yung battery type na ilalagay. For example, sa lead acid battery is dapat mo siyang ilagay sa B2. Pero ito, wala siyang nakalagay kung ano dapat yung para sa mga battery, kaya kahit anong battery type na yung ilagay natin dito. And din naman sa ating high voltage disconnect, para kapag full charge na yung battery is mag-stop na yung charging galing sa solar panel. Ito, PV off. Nakalagay siya sa 14.6, babain natin siya hanggang 13.8 volts, so, ayan. And then yung low voltage disconnect naman is ilagay natin sa 12 volts, load off. So ito, load off, nakalagay na siya sa 12.1, so okay na siya. So that means kapag medyo low ba tayong ating battery, kapag muba na yung kanyang voltage sa 12.0 volts or 12.1 volts, is automatic na titigil na yung ating charging dito. Automatic na papatay niya kung ano bang device yung nakasaksak dito sa ating load. Katulad dito sa akin, ayan, nag-charge ako dito ng power bank, ayan. So that means kapag low ba tayong ating battery or kapag mabot na siya ng 12.1 volts, is automatic na mamamatay na yung kanyang charging dito at hindi na ma-overdrain itong ating battery. And now, the question is, ano-ano mga appliances naman yung nagagamit ko dito sa solar setup na ito? So for example, isa gabi. So kapag gabi na wala ng sikat ng araw, meaning wala na ring power na magagawa yung ating solar panel. That means lahat ng appliances na gagamitin ko, lahat ng power nila is magagaling na lamang dito sa aking 50 ampere hour na battery. And ang tanong, gano'n ba katagal bago malobat itong 50 ampere hour na battery? So dito sa setup na to, ang nagagamit ko dito yung mga ilaw namin, which is 15 watts. So katulad nito. Ayan, mga tatlong ganito, equivalent niya is 15 watts, kaya-kaya naman niya hanggang magdamag at may tira pa. Nagagamit ko din sa kanya yung mga electric fan, electric water heater, tsaka washing machine. So para naman mas magets pa natin ng ayos kung mga ilang oras ba tatagal yung ating mga appliances gamit ang 50 ampere hour na battery, magkaroon muna tayo ng simple computation. So itong aking battery is 12 volts na merong 50 ampere hour. So dahil nga itong ating 50 ampere hour na battery na lead acid battery is meron pa siyang DOD na 50%. Meaning, yung 50% lamang nito yung pwede natin gamitin. At itong other 50% is hindi natin siya pwedeng gamitin at kailangan naka-stay lang siya sa battery para hindi siya masira. So in this case, dito sa ating 50 ampere hour, ang kalahati lang niya or 50% lang naman niya is 25 ampere hour. Meaning, itong 25 ampere yung pwede natin gamitin. So i-times natin siya sa 12 volts. Magkakaroon tayo ng 300 watts hour. So meaning itong 300 watts hour lang yung pwede natin gamitin. Dito natin i-divide yung mga appliances na ginagamit natin. For example, meron akong clip fan katulad nito. Ayan. So ang watts nito is 11 watts. So kung itong 300 watts is i-divide natin sa 11 watts na electric fan or clip fan, magkakaroon tayo dito ng 27.27 hours. Yun nga lang, kapag gumagamit tayo ng appliances katulad ng mga electric fan, hindi lang naman electric fan yung gumagamit ng kuryente. Kasama din dun sa gumagamit ng kuryente yung mga inverter katulad nito. So that means itong 27 hours na to is pinaka-maximum na siya. Pwede pa siyang mas bumilis pa low, but pwede natin sabihin mga 20 hours lang siya pwedeng magamit kasi nga may mga power losses pa from inverter. Another example is gamit naman yung aking 70 watts na electric fan. And in this case, isama na rin natin yung power consumption nitong ating inverter. So itong inverter nito is talaga medyo matakaw sa kuryente. Kumukonsume siya ng 9 watts. Ayan. So kung i-add natin sila, magkakaroon tayo ng 79 watts. So in this case, 79 watts na yung ating load ngayon or yung ating appliances. So kung i-divide natin ang 300 watts hour sa 79 watts, is magkakaroon na lamang tayo ng 3.80 watts or 3.80 hours pala. So that case, katagal naman siya ng mga 3 hours bago siya malobat. Which is based on my experience, is totoo naman, umabot naman siya ng 3 hours bago siya malobat. And another appliances na gagamit ko dito ay itong aming heater na to. Ayan, medyo madumi na lang kasi madalang siyang gamitin. So ito is 200 watts. So in that case, nakakaya naman niyang pakuloyin yung tubig nang hindi pa umaabot sa isang oras, kaya medyo matipid din naman. And the last is doon naman sa aming washing machine. So itong aming washing machine is mayroong 300 watts na power rating. So in that case, kaya naman siya dito sa aming setup. Yun nga lang, hindi ko siya palaging ginagamit kasi nga masyadong mataas yung kanyang power requirements. At possible na pabilis masira yung aming battery kapag laging mataas yung appliances na ginagamit. So hindi siya advisable. And syempre, kung ano yung mga appliances na ginagamit namin sa gabi, is nagagamit din namin sa araw at mas madami pa. Kasi nga, mayroon ng power din na nanggagaling sa solar panel.
Pero sa umaga, bago ako gumamit ng mga appliances, isinisigurado ko muna na full charge na yung aking battery galing dun sa solar panel, which is mga around 3 PM na or 2 PM bago siya ma-full charge. Kasi kapag ginamit agad natin yung ating battery sa umaga kahit hindi pa siya full charge, pagdating ng gabi, low bat yung ating battery at wala tayong magagamit. And by the way, yung matataas nga palang appliance katulad ng washing machine tsaka yung heater na yun, ginagamit ko lang sila kapag no choice na kasi nga talaga malakas yung kanilang power requirement at possible na makasira sila ng battery. And now, gano'n naman katagal bago mo full charge itong ating 50 ampere hour na battery galing dun sa ating 100 watts na solar panel. So syempre, gamit yung ating solar panel, hindi talaga natin matitiya kung gano'n siya katagal bago mo full charge kasi nga yung power naman ng solar panel is hindi lang nakadepende yun sa kung gano'n siya kalaki. Kundi nakadepende rin yun sa lagay ng panahon on kung gaano kalakas yung sikat ng araw. Mas mataas or mas malakas yung sikat ng araw, mas malakas yung power na makukuha nitong ating solar panel at mabilis pa po-full charge yung ating battery. So kapag makulimlim or umuulan, possible na hindi siya ma-full charge sa maghapon kasi nga mahina yung power na nakukonvert ng ating solar panel. For example, matingkad na matingkad yung sikat ng araw simula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. In that case, talagang peak yung sunlight natin o talagang matingkad. Makakapagbigay itong ating solar panel ng 100 watts na power. And then, dadaan naman siya dito sa ating solar charge controller or SCC. And then, saka naman siya magbibigay dito sa ating battery. Yun nga lang, itong 100 watts power na ito galing sa ating solar panel is hindi direktang mapupunta pa dito sa ating battery. Pag dumaan yan dito sa ating solar charge controller, mababawasan pa yan kasi nga mababa naman ang efficiency nitong ating PWM solar charge controller. Since dahil nga tayo is mayroong PWM, meron lamang siyang 70% efficiency. Hindi siya katulad ng mga MPPT na nasa 95% yung efficiency or mataas yung power na kaya nilang i-convert. So kung itatimes natin ang 70% sa 100 watts is magkakaroon na lamang tayo ng 70 watts. In this case, 70 watts na lamang yung mapupunta dito sa ating battery. And then, kung tatimes naman natin yung 70 watts sa 5 hours, kasi nga simula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon is equivalent to 5 hours. 70 watts times 5 is equal to 350 watts hour. So in this case, kayang-kaya naman yung i-full charge itong ating battery kasi nga 300 watts lang naman yung nabawas natin sa ating battery. Pero hindi sa lahat ng oras is kayang i-full charge sa loob ng 5 oras. Kasi nga ang power pa natin is nakadepende pa rin sa sikat ng araw. So kapag makulimlim or umuulan, possible na tumagal pa yan. Possible na umabot pa siya na maghapon bago siya ma-full charge. And minsan kapag talagang umuulan at mahina talaga yung sikat ng araw, is hindi siya napu-full charge sa loob ng maghapon. Yun nga lang, luckily ngayon is summer, talagang matingkad yung sikat ng araw, is napu-full charge naman talaga ito sa loob ng maghapon at nakagamit kami ng mga appliances sa gabi. So yan yung ating buong setup. Ayan. So meron tayo ditong inverter, electric fan. Tapos meron akong ilaw dito sa taas. Ayan. And then, dito sa ating inverter ulit. Para mabuhay natin yung mga ilaw dito sa loob. So, dito sila. Ayan. And then, meron pa tayo ditong TV. So, ayan. Lahat yan is solar powered. Right now, bago ko naman sabihin kung magkano nga ba yung gastos ko dito sa buong solar setup na to, mag raffle draw muna tayo. So ito yung mga kasali natin ngayon dito sa ating raffle draw kasi sila yung mga sumali doon sa ating last video. So bali, ang mga winners natin dito sa ating 60 watts na soldering iron ay sina Victor Dadap, Silvana Pites, Rix Jube, Ryan Mayo at si John Ray Hermoso. So dito sa ating mga giveaway winners, para maklaim niya yung inyong premyo is mag-chat lang kayo dito sa aking Facebook page. Eh now, magkano nga ba yung gastos ko dito sa solar setup na to? So una yung ating solar panel na 100 watts, ang price niya sa Shopee is 2,429. Yung aking 10 gauge EWG wire naman is
340, dalawa na yon, isang black at isang red. Tapos yung ating dalawang circuit breaker, ang price niya nila is 178. And then yung ating solar charge controller na PWM is 459. Yung ating 25 ampere hour na battery na dalawa, ang price nila is 3,300. Tapos meron akong MC4 connector na isa, 28 pesos yon. Tapos yung ating mga terminal lugs, ang price naman nila is 149 pesos. So all in all, lahat ng nagastos ko dito is 6,883 pesos. Hindi pa kasama doon yung shipping fee. So kung mas malayo kayo, kung taga Mindanao kayo, possible na mas mahal pa yung bayadan nyo kung gagayahan nyo itong setup na ito. So yun lang muna for today's video. Kung mayroon pa kayong questions or recommendation ba, just comment lang sa ating comment section below. And sa next video naman, ang re-review naman natin itong MPPT Solar Charge Controller tsaka itong ating 30,000 mAh na Rapu Power Bank.